Ayan mga lods. Welcome to my vlog. So, nagpapalik na naman ang ating Lodgy Mix TV vlog. So ayan, at sa lukuya ay binabaktas natin ang daan papuntang Quiapo. So ayan pala yung nakikita niyo mga lods, ay yan po yung City Hall ng Maynila mga lods. Ayan City Hall ng Maynila. So buti na lang at maaga tayo pinapauwi sa ating mabait na amo. Hindi pa natin masagupa yung ano mga lods, yung traffic. So at mumpugi lang tayo mga lods. So ayan pala yung ano, kikiki. Ayan eh, magdalang itak na malaki eh, no? What? Oh? Oh? Grabe yung mga ano dati, tatapang itak lang katapat ng mga kalapa natin dati mga lods. So, ayan. At kumusta ba ang araw nyo mga lods? Nakangiti ba ang buong araw nyo ngayon mga lods? At tulad ng sinasabi ko dati na huwag natin i-stress ang ating sarili dahil napaka-ikli ng buhay natin mga lods. Kung ano man po yung mayroon sa atin mga lods, magpasalamat po tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo kay Papa God na mayroon pa rin tayong buhay. Wala man tayong maariyang buhay, ha? Maariyang buhay. Magandang buhay. Or, ano, ang mahalaga mga lods ay buhay tayo. Maaling maghirap tayo. Kaya ganun talaga ang buhay natin dito sa mundo. Weather lang. So, hindi naman daw pwede na magiging mayaman lahat kasi wala na magtatrabaho. Diba? No! God, please, no! No! Kasi kung naging mayaman ako mga lods, walang magmamaneho sa amin ko ngayon. So, kaya may mahirap, may mayaman eh. Swerte natin kasi nagkataon na pinanganak tayong mahirap. Ha? Swerte natin. Ganun lang talaga, Lord. Huwag natin idahilan yung kahirapan para hindi tayo magiging masaya. Magiging masaya pa rin tayo mga Lord dahil sa araw-araw na buhay na binigay sa atin ng Diyos. Ito pala ang Quiapo Church. Ayan. So, magpapasalamat tayo kung ano mang meron na dumating, hihilingin man tayo na hindi pa dumating, huwag kayong huwag kayong magpapasalamat na hihilingin nyo. Diba? Gumawala ng tama, huwag malang manira ng kapwa, ha? Diba? Kasi sa panahon ngayon mga lods, kailangan nating makisama kung anong mayroon sa ating buhay ngayon, di ba? Pinanganak tayong walang pera, kaya magtrabaho tayo para magkain tayo mga lods. Kasi kung anak tayo ng mayaman mga lods, ay hayak, hayang buhay, ha? So, kailangan lang talaga na maging ano na tayo mga lods, maging diskarte. At huwag naman natin anuhin natin sarili, tulungan yung ating sarili na magiging masaya o makatulong tayo sa kapwa, lalong lalo na sa ating pamilya. Kung may pamilya na kayo, may mga ano na kayo, magtulungan tayo. Hindi pwede yung sila lang dahil kaya naman natin magtrabaho, so maghanap tayo ng trabaho. Ako nga dito mga lods sa Maynila, ang tagal na rin ako dito. Halos lahat na ng klaseng trabaho dito sa Maynila mga lods ay napasok ko na mga lods. Oh, construction, janitor, lahat mga lods, dishwasher. Kaya napaka ano talaga mga lods, napakahirap. Kaya lalong-lalo na pagka wala kang pinag-aralan, napakahirap talaga mga lods. Grabe. So buti naman at natuto akong mag-drive, kumuha ko lang lisensya.
Grabe yung hirap ko dati mga lods, yung construction lang dati, kaya ako dati mga lods. Pero bumubuhat ako ng dalawang sapong siminto. Ganun kahirap mga lods dito sa Maynila pag wala kang pinag-aralan. Lalong-lalo na pag patamad-tamad ka, wala talaga. So, ginawa ko, may nagpayo sa akin na kumuha, matuto ako mag-drive kasi wala naman akong pinag-aralan, hindi naman ako profesional. Pero nung naging driver ako mga lods, imagine ah, mayroon na akong lisensya na profesional. So ibig sabihin, kahit wala akong pinag-aralan, profesional pa rin. Kasi mayroon kang ID, the Republic of the Philippines, license o pangalan mo. Diba? So, kahit wala akong pinag-aralan, bilig pa rin ako sarili ko dahil nagkaroon ako ng profesional. Diba? So, ayan lang mga lods. Maraming salamat sa inyo at sana hindi kayo magsawa mag-like, share, comment sa ating mga videos. So, hanggang sa sunod na video mga lods.